Hello guys, Happy New Year. Nandito tayo ngayon na naman para magkwentuhan at pag-usapan yung buhay-buhay natin. At hindi tayo naka-on-ride ngayon. Stay put tayo ngayon. Hinintay yung pagsasalubong ng bagong taon. So, kasama pala natin ngayon si Pinoy Anya. So, nandiyan din siya. Nagmamasid sa atin. Ang pag-usapan natin ngayon guys ay paghandaan natin yung pagdating ng bagong taon para maganda yung umpisa natin, no? So, kung makikita nyo yun, guys, dito sa title, no? May title tayo dito kung nakikita nyo. So, Daily Cash Flow. So, itong Daily Cash Flow, guys, itong daily cash flow guys ay pang araw-araw nating budget, no? Kasama yung savings natin. So dito guys, ang gagawin natin ay per day yung savings natin para masigurado natin na may naiipon tayo. Di katulad ng monthly or quincenas, minsan sa akin, no, personally, nababoard tayo, no? Kasi walang galawan sa salapi natin. So pag nag-ipon ka, yun na yun, no? So ilang araw na darating, 15 days. So tinitingnan mo yung pera mo, naka-steady lang siya. So wala siyang surprises or parang walang galawan, no? So ang ibig din sabihin doon, wala rin excitement sa pag-ipon or expenses mo. So ngayon ang isip mo nagbo-board. Alam mo, iniisip lang lagi yung may ipon ako na ganito. Pero ang utak mo naman kinakalaban yun na gagastusin mo kasi may ipon ka naman, may positive ka pa naman. Yung ipon mo guys ay positive pa, no? Plus, so yung isip mo sinasabi maggumastos ka, malaki pa yung pera mo. So ngayon yun yung nangyayari. Diba? Ang isip mo ay malaki pa yung pera mo dito, diba? So may pwede ka pang gumastos. So yun yung kalabanin natin guys dito sa daily cash flow. Yung isip natin para hindi na siya mag-iisip na gagastusin yung pinag-ipunan mo. Oh, so ganun yun guys, no? So start na tayo guys, no, kung bakit daily cash flow yung ayusin, pag-usapan natin ngayon.
So, ayun guys, sa umpisa natin dito sa, di ba guys, sa palagay natin na empleyado tayo. So, may salary tayo, di ba guys? May sahod tayo. So, palagay natin, salary natin. So, meron tayong salary guys. Ayun guys, per month ito, no? So, palagay natin guys, ang salary natin ay 30K per month. So, ganun guys, no? Ngayon, aside from salary guys, meron tayong expenditures or expenses. So, meron tayong expenditures. Expenditures. Mahaba, pero para maliwanag guys, expenses, no? So, yan yun guys, no? Ngayon, itong expenditures, expenses, guys, ay binabawas natin dito sa salary. So, ngayon guys, sa expenditures and expenses guys, i-categorize natin ito sa, sabihin na natin, ako guys, hindi naman ako expert sa financial na ganito guys, no? Ito ay bilang isang simpleng Pilipino, simpleng empleyado lang, no? Para maintindihan natin talaga yung basic na pag hawak ng pera natin or pag-control. So, dito guys, sa expenditures, dalawang categories natin to guys, no? Ang isa dito guys ay yung obligations, no? Ito lang yung simpleng or nasa isip ko lang na matatawag ko sa isang expenditures, no? Or expenses, obligations. So, ang pangalawa guys ay yung pang daily expenses, no? Daily expenses. So ngayon, itong daily expenses, ito ay pang-araw-araw na gastos natin, no? Minsan pwede mong gastusin, minsan hindi mo, pwede mo siyang iwasan. Ngayon, sa daily expenses, kaya small amount lang ito. So, matatawag din ito guys na petty cash. So, petty cash, may petty cash ka guys sa sarili mo. Daily petty cash. So, kasi maliit nga lang, no? Yan guys. Ngayon, dito sa dalawang expenses natin, pwede pa natin itong i-break down, no? Itong obligations and daily expenses or petty cash. So, ganun yan guys, no? So, okay na tayo sa salary. Meron na tayong 30,000 per month. But, ganito muna guys, no? So, dalawa talaga yung inaabangan natin dito, no? So, yan lang yung dalawa. Ngayon, para malinaw yung paliwanag natin, unahin natin yung salary natin. So, yung salary kasi na natin, mababawasan pa ito dahil sa expenditures, expenses na kailangan bawasan kaagad dahil na obligated or
kailangan natin bayarin, guys, no? So kaya yung salary natin, guys, monthly salary. So ang monthly salary natin, guys, ito yan, guys, no? Ang monthly salary, guys, so palagay natin ay 30,000. Yan, guys, para masiguraduhin natin na yung net natin sa araw-araw, bawasan natin yung obligated expenses, no? So obligated deduction. So tayo na mag deduct, guys, no, para makuha natin yung net nating income every day. Obligated deductions na lang, no, kasi dito sa deductions hindi naman lagi expenses, no. Meron ding kasama yung savings. So ngayon, guys, ano yung i-deduct natin dito sa monthly salary natin? So sa monthly sa salary natin, guys, salary natin na 30,000. Per month. Palagay natin, guys, ilan yung obligated deductions natin dito? Ilang percentage ito? Ilang percentage? Bawasan natin. Less. So, palagay natin, guys, ay 30%. So, less 30 or 30%. So, yan yun. Bawasan natin ang 30%. So, kailangan natin ng calculator. Guys, no, kailang natatakpan si Pinay Enya. So yan, guys, ito yung calculator natin. Ayan, guys, so yung salary 30,000 per month, bawasan natin ng 30%. So 30,000 times 0.3, so may 9,000 na less. So ito yun, guys, na no? 30,000 minus 9,000, so ilang matitira, guys? So, ang titira ay 30 minus 9,000. So, meron tayong 21,000, guys, na titira sa sahod na monthly. Diba? So, may natira tayong 21,000. Yan, guys. So, ngayon, na ito na yung net natin, guys, no, na para sa daily cash flow natin. Pero ano ba yung 30%, guys, no? Ano ba yung sakop ng 30% para maintindihan lang natin? Di ba? So, ito yun, guys.
Ang sakop sa 30% guys, no? Obligated expenses. Ito yung guys, no? Ano yung sakop sa 30% na assumption natin sa salary? 30% of salary, no? Salary per month. So, ano yung one guys, sakop nito? Ang sakop nito guys ay yung one bills. Ano yung mga bills guys? Electric, water, tawag dito guys ay utilities, yung net, internet. So, yan guys, no? At sa yung iba pa na kailangan bayaran monthly or buwanan. So, ano pa guys? Kung meron ka pa, pwede mo ilagay dito na kailangan mong bayaran buwan-buwan. Halimbawa, rent ng bahay. So, ilagay mo dyan. Hindi mo yun maiwasan, di ba? House. So, di ko alam ano pa yung guys meron kayo, no? Na pwedeng bawasan sa salary nyo. Kung may mga load kayo, so, lagay nyo rin. Obligated yan. Ngayon, ang ganda dyan, pag dumami yan guys, mas liliit yung budget nyo para dun sa daily cash flow. So, lagay na lang natin others guys na. So, yan. So, yan yung sakop ng 30%. No? Ito yung sakop ng 30% guys. Dito sa taas. Yan guys. So, ngayon, naintindihan natin na bakit bawasan natin yung salary monthly. Ito naman guys. Dito na tayo sa daily cash flow na tayo guys. Sa daily, okay, daily cash flow. Kasi meron na tayong net eh. Net income per day. So ngayon guys, meron tayong monthly. Ito yung monthly salary, 30,000 per month. Ngayon, binawasan natin ito na 30% na equal to 9,000. So yan, nag-less tayo niyan. Ngayon, ang matitira dyan ay 21,000. Ngayon guys, yung 21,000 na guys ay monthly. Di ba? So monthly yan. So kailangan natin yan makuha yung per day. No? Per day na income natin. Ngayon, ano yung per day natin guys? So palagay natin yung per day natin ay may 30 days tayo. So, i-divide na lang natin ito guys ng 30 days, no? Divide by 30 days. So, magkano yan guys? So, nandito si calculator sa tulong ni Pinoy Inyo. Divide natin yung 21 divided by 30. So, may 700 tayo guys na income daily. So, ngayon, ang daily income natin ay
700. So, yun yan, guys. Ngayon, meron tayong pinakita kanina na dalawang categories ng expenditures, expenses, or hindi man expenditures but deductions sa salary natin. So, na deduct na natin yung obligated, di ba? Na-deduct na natin yan. Ngayon, ano yung natira? So, palagay natin ito, guys, ay ito yung daily deductions ng daily income natin. Daily deductions. Yan, guys. So, may daily deductions tayo sa daily income natin. Diba? Yan, guys. So, ngayon, ano itong daily deductions? Daily deductions. Ano yung daily deductions, guys? Ang isa dito ay syempre kailangan natin ng pera pang gastos sa araw-araw nating pamumuhay, di ba? So, ito ay labas na dito, guys, yung grocery, no? Kasi obligated yun. Ito, guys, ang kasama dito ay yung pang-araw-araw mong pagpunta sa trabaho, halimbawa, yung pamasahe, pero or gasoline, di ba? Kung may sasakyan ka, or may motor ka, di ba? Sa gasoline. So, number two, snacks. Kung nag-snacks ka sa trabaho or kahit saan, yan. So, kalimitan, guys, or others na lang, no? Kung may gagastusin ka pang iba na gusto mo, ang itong tawag dito, guys, once na lang. You know? Baka gusto mo lang siya. So, itong tatlo, guys, ay pasok ito doon sa expenses. No? Expenses or petty cash. So, petty cash kasi maliit lang siya, guys, no? Ngayon, ang next na grupo, guys, yan ay expenses. Ang pangalawang grupo, guys, sa deductions ay yung savings. Ito, guys. So, dito malalaman natin na magkano iipunin, no, everyday. So, ganun yan, guys, no? So, ito yan. Dito sa isang grupo na to, dito lang talaga, no? So, yan. Ngayon, guys, dyan sa daily income mo, ito yung dalawang grupo babawasan mo. Ngayon, alamin natin kung itong petty cash mo i-group na lang natin sila, guys, sa dalawa, no? Sa petty cash or PC at savings, no? So, yan yung ibabawas natin doon sa daily income natin, ha? So, daily income. Yan, guys. So, ngayon, kailangan natin lagyan ng amount ito, guys, na dahil na meron tayong 700. So, meron tayong 700 daily income.
Ngayon, magkano yung petty cash natin at savings para dito? Diba guys? So, kung nagagasolina na ka guys, kung malayo yung biyahe mo, so, mga pandinyan, sa akin guys, no, sa experience ko, yung gasolina ngayon sa papuntang Laguna, isang takbuhan or isang balika, no, ay gumagastos ako na around 100 to 150, diba? So, yun, gasolina pa lang yun. Pero, paano yung mga miscellaneous, di ba guys? So, panagayin natin. Kailangan natin si calculator dito. So, yung 700, hindi lahat to ilagay natin sa petty cash and savings. Dapat may sobra pa tayo kahit konti. Matitira, di ba? So, palagay natin. So, palagay natin dito ang PC natin is equal to 200. And then, mag-save. Ang savings natin is equal to 350 or 300. So, ilan yan guys? Magkano yan? Di ba 500 yan? So, 500 lang yung deduction mga guys. No? Deductions. So, 500. So, ngayon, meron tayo ito yung guys to. So, meron tayong 21,000. Ay, yung 21, tama, 700 yung daily natin income, daily, and then meron tayo 200 petty cash PC daily. Tapos, meron tayong 300 savings daily. Yan guys. Yay, simple lang ito, no? Para maintindihan lang natin paano natin nagkaroon, paano tayo magkaroon ng daily cash flow na may savings. Di ba? Ngayon, kung ilalist natin ito, itong i-deduct natin dito. So, magkano matitira? So, 500 itong dalawa. So, may matitira ka pa 200. Diba guys? 200. So, ngayon, ano ito guys? Savings ba ito? O, ano? Eh, may savings ka na dito eh. Diba? So, ngayon, ano itong 200? So, ito guys ay considered as savings. Considered savings. Pero, pang emergency guys, pang I'm savings for emergency. Emergency ito guys. Diba? So, yan. Ngayon, na-breakdown na natin yung 700. Diba? So, ito yung daily income. Ang daily income natin ay 700. Diba? Ngayon, ang daily petty cash natin ay
200. So ngayon, ang daily savings natin ay 300. Ito guys ay para ma-deduct dito, no? Ngayon, so ang daily emergency savings natin emergency savings magkano guys? Diba? 200. So yan guys. So diba guys, nakompleto ito, naging 700 ito daily yan, no? So daily lang 700. Ayan guys, mabilis itong sabihin, no? Pero mahirap gawin. Diba guys, kung maniniwala kayo sa akin o na-experience nyo na na mabilis sabihin na ganito, ganito lang yung nagastusin ko, tapos may ipon ako ganito, tapos may matitira pa ako. Diba guys? So, sobrang daliig sabihin. Pero guys, ang pag-usapan naman natin ngayon ay paano ang pag-execute nito o implement nito. So, abangan nyo guys, no, yung next kwentuhan natin para maipaliwanag ito ng gusto kung paano siya gagawin. So, hanggang sa muli guys, maraming salamat. Subscribe na kayo guys para malaman nyo kailan ma-upload yung implementation or execution nito. So very interesting yan guys, no? And like na lang ako guys to share to everyone para sa next year expenses and daily cash flow para sa mga kababayan natin. Happy New Year guys! Be safe, be informed, be updated, be part. Happy New Year! Bye-bye for now!